What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Pabasawin natin ang intro. Intro, pasok. Ayun guys, isang masaklap na video na naman ang gagawin natin. Quick video lang to, maiksi lang. Share ko lang sa inyo yung nangyari. Namatayan ako ng stingray. Magkasunod, dalawa. Yung unang stingray natin, namatay ito noong June 28. Eto, medyo ina-expect ko na yung pagkamatay na ito. Kasi kung maaalala nyo yung isang female hybrid ko dati, yung nangayayat siya ng sobra. Ganun din yung nangyari. Ewan ko ba, hindi pa naging lesson sa akin yung nangyari na yun dati. So, ayun uli, yung nangyari. Pumayat siya ng sobra. Kitang-kita na yung, ewan ko, ang tawag dun. Yung sa likod niya, matulis, kitang-kita na. Pero ang ano dito, kumakain. Ito yung nahihirapan akong intindihin. Tingin ko, ang possible na naging cause nito is parasite. Kasi bigla siyang nangayayat. Tapos ayun na nga, kumakain. Pero hindi na siya, hindi na bumabalik kasi pinump ko pa ito eh. Trinay ko pa siyang ipump ng pagkain. Hindi na talaga, hindi na bumabalik yung dati niyang katawan. So, nakakalungkot lang kasi hindi ko siya nagawa ng paraan. Hindi ko man lang siya na-deworm kasi yun ang problema pagka malaki yung aquarium mo. Ang hirap mag-deworm, masyadong mahal. So, ang mangyayari, kailangan mo ng hospital tank para i-deworm siya. Kaso yun nga, yun ang mali ko, hindi ko nagawa. So, ayun nga, pakita natin yung video nung bago siya mamatay at nung namatay, okay? Suko na talaga ako sa stingray. Ay, nako. So ayan, nakita nyo guys. Tapos ito ngayon, July 7, ginagawa ko tong video na to. Magwa-water change kasi ako. Nakita ko yung stingray na isa, nakataob na rin. Pero ito, nagulat ako dito. Walang signs to ng kahit ano. Kumain pa to nung, ano bang araw ngayon? Thursday, kumain pa to nung Tuesday. Tapos ito lang yung na-observe ko, na huling kita ko sa kanya. 1 a.m. kanina, kasi alas 10 yata ngayon ng umaga. 1 a.m. kanina, nakita ko pa siya. Pumupo ng malakas, puti. Kulay puti eh. Hindi siya solid. Parang basa. Malapot.
na puti, kulay puti lang. Tapos natawa pa ako, sabi ko, last bumubo ng stingray talaga. So yun, wala. Balik ko sa pagkakahiga ko, basa-basa. Tapos yun, pagkagising ko ngayon, wala na, patay na siya. Mag-water change ako, tapos yun, napansin ko, wala na, patay na. Saklap, so ayun, pakita natin yung video niya. Bad trip. Kayo ng madaling araw, nakita ko pa ng mga 1 AM. Pumupo ng white. Ang lakas ng pupo niya eh. Natawa pa nga ako. Tapos, ayun, di ko in-expect makamatay siya kinabukasan. Nag-test na ako ng water parameters ko. Kunin na natin, kunin na natin yung stingray na namatay. Para itapon na natin, hindi ko na ito ililibing. Ito siya guys, nakamatay lang na ito kanina. Walang signs ng any bullying. Yan o. Biglang tumaob. Wala. So yun, nag-test ako ng water parameters para malaman. Kasi nga, sunod-sunod din yung pamimingwit ko nung nakaraan. So, tingin ko malaking dahilan din to. Bakit biglang tumaob to? Pwedeng, hindi siya, no signs of bullying. Pero, siguro yung ammonia, pero nag-test ako ng water parameters, yung nitrate ang naging ano ko eh. Nitrate and pH, bumagsak ang pH natin. Tapos yun nga, yung nitrate, putok. Pakita ko ah. So ayan guys, ayan yung result ng ano natin, ng pag-test natin ng water parameters. Bagsak yung pH, ang ammonia natin, mukhang 0.25. Tama, mukhang 0.25 yung ammonia natin. Nitrate, zero naman. Itong nitrate, tingin ko ito dumali sa kanil eh. Taas eh. Hindi na siya 40 ppm. Around 80 na. Okay? So, ang gagawin ko dyan, baka mag-daily water change muna ako para mahabol natin yung nitrate natin. Tapos, itong problema natin, kailangan natin mabalik yan sa normal. Yung pH natin. Around 7.6 dapat. Yung magiging pH natin. So yun, yun lang yung video na to guys. Wala na akong stingray. Wala na akong stingray ngayon. Saklap ng pangyayari. Isa na lang bottom dweller ko, tamad pa. Diba? Stingray kasi tagapagpag ko yan ng dumi, kaya wala akong wave maker. Pero ngayon wala na. Expect ko na may ipo na yung dumi sa ilalim. Nakalungkot kasi isa sa mga paborito kong tankmate yung stingray talaga. Pero hindi talaga siya pwede sa mga ano eh, medyo tamad. Honestly, medyo tamad ako eh. Minsan na hindi ko nagagawa yung 2 times weekly water change. Dapat kasi ganun eh, 2 times weekly ako dapat. Pero hindi ako sumasablay sa once a week. Yun lang yung naging problema ko. At tingin ko naging isa pang problema ko is hindi ako nag-check regularly ng ano ko, ng water parameters to. Bumagsak na pala yung pH, di ko alam. So, yun. Yun dyan. Sana naging lesson din sa inyo to. Huwag niyong gagayahin yung katamaran mo at kapabayaan ko sa pag-aalaga ng stingray. Nakakalungkot i-share sa inyo. Pero, since lagi kayo nanonood sa akin and gusto kong open din ako sa inyo,
gusto ko rin malaman nyo yung mga supply sides ni Chick. Para makita nyo na hindi ako perfect hobbyist, hindi ako perfect arowana keeper. Marami rin akong supply. Hindi ako nagmamagaling. So, tanggap ko yan, tanggap ko yan. Tanggap ko yung mambabasyakin dahil pinabayaan ko yung Stingray. Pero, sorry, sorry sa inyo. Okay? Maraming salamat ulit. Subscribe ka na lang para medyo gumaan ka ang loob ko. Okay, hindi. Sige. Maraming salamat ulit. Ha. Bye.